Ako nga pala si Bicoy. Hindi ko tunay na pangalan. Isang buwan na mula nang kumalat ang videong ito sa YouTube at social media. Inaakusahan ang mga kaibigan at kaanak ni Pangulong Duterte na dawit daw sa illegal na droga. Bagay na marikitin ang ginang palasyo. Matapos ang mahigit isang buwang pag-imbestiga, inaresto ng NBI ang sinasabing nasa likod ng website na Metro Balita kung saan in-upload ang mga video ni Bicoy. Natonton si Rodel Jaime, 26 anyos, sa bahay na ito sa Paranaque na pinasok sa bisa ng search warrant. Giit ni Jaime sa aming eksklusibong panayam, walang katotohanan ang bintang sa kanya. Hindi po ako si Bicoy at wala po akong kinalaman doon. Wala rin po akong kinalaman doon po sa pag-upload. Pero ikinuwento ni Jaime kung paano siya kinumbinsi ng isang kakilala at binigyan ng pera para gumawa ng website noong March 31, 2019. Matagal na po kami magkakilala, bali 2015. Campaign ng presidential. Nag-chat lang sa akin na kung pwede ako makipagkita. Then, nung nakita kami sa may Las Piñas, sa isang lugar doon, mall, doon nagsabi na yun nga po, kailangan gumawa ng website na gagamitin lang naman po sa posting ng mga articles for campaign. Kandidato po ng, ano, ng Ocho Diretso. Ipopost ko ba? Saan po? Doon sa website. Okay. So ano po siya nang ginawa niyo? Yun ang original plan, sir, no? Opo, yun po ang original plan. Ibinigay ko po yung access doon sa nagpagawa. Then, April 2, no idea po ako dahil wala po ako sa bahay. Sa pagkakatipon po ako sa church. Bigla pong na-upload yung video, so wala po akong alam. Video ni Bicoy. Opo. Nang mag-viral at uminit ang video ni Bicoy, nakatanggap daw siya ng instruction mula sa mga nagpagawa ng website. Magtago nga daw po na within 1 month dahil kumbaga parang ang lumalabas is ngayon lang mainit yan hanggang election dahil parang lalabas daw po yata si Bicoy bago mag-election. Saan daw ilalabas si Bicoy? Doon ulit sa website mo? Hindi ko po alam, sir, kung saan. Baka po ilalabas na sa media. Masama raw ang loob ng inarestong webmaker at web admin dahil sa nangyari sa kanya. Nilaglag ako sa bagay na wala akong alam na parang tinraidor ako. Kasi tutusin, in-upload yung video ni hindi man lang sinabi sa akin na alam nilang nandiyan yung pangalan ko dahil siyempre alam ko lang is malinis yung intensyon ng pagpapagawa. Handa raw siya makipagtulungan sa NBI para ituro na sa likod ng website na ginamit ni Bicoy. Paano mo mapatunayan na totoo ang sinasabi mo, sir? Nandun po lang lahat sa may conversation po namin sa Facebook. Kasi isa sa mga bilin nga po is mag-delete ng conversation. Pero hindi ko po kasi gawain ang mag-delete ng conversation dahil nung nangyari yun, alam ko pwedeng maging ebidensya yun kung may mangyari. Sinusuri na ng NBI ang computer at laptop na ginamit ni Jaime para sa iba pang ebidensya. Inaalam din kung si Jaime rin ang web admin ng iba pang anti-Duterte web pages na nasa social media. Sa text message, sinabi ni Liberal Party President at Ocho Diretso Campaign Manager Francis Kiko Pangilinan na hindi involve ang LP sa anumang bagay tungkol sa Bicoy video. Tigilan na raw ang palagi ang pagtuturo sa LP at habulin ang mga sindikato ng droga. Hindi ko kilala si Bicoy, hindi ko alam sa... kung sino siya. Kanina, na-inquest na si Jaime para sa reklamong inciting to sedition. Base sa paunang resulta ng forensic examination sa mga electronic device na nakuha kay Jaime, nakumpirmang siya ang nasa likod ng Metro Balita website na isa raw sa mga pangunahing nagpakalat ng video ni Bicoy. We do not have any clear information on that. Rodel Jaime and Bicoy are not necessarily one and the same person. Aminado ang DOJ na hindi basta-basta pwedeng parusahan ang pag-share ng isang video. Pero may iba pa raw silang tinitingnang pwedeng kaharapin kaso ni Jaime. Kabilang na ang cyber libel at paglabag sa anti-violence against women and children dahil sa pagbangkit sa minor de edad na anak ng Pangulo na si Kitty Duterte. Si Davao City Mayor Sara Duterte, wala raw balak ihabla si Jaime. Pero hindi raw niya masasagot kung ano ang gagawin ng ibang member ng kanilang pamilya na idinawit ni Bicoy sa video. Video ni Bicoy ang umano'y pinakalat ng mga nasa umano'y ouster plot matrix na inilabas ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Kasama rin sa matrix ang ilang member ng media at media organizations.
Pero kanina, sinabi mismo ni Panelo na hindi pala kay Pangulong Duterte mismo nang galing ang Matrix at ipinadala lang daw ito sa kanyang telepono ng isang di niya kakilala. Walang number siya. And you immediately trusted that, sir, that it was the president? Oh, well, kasi nung makita ko yung Manila Times, di, oh, mukhang pareho, ito lang, ito na yon. Wala pa na, wala lang iba. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.